Good morning, guys. So, ayan, it's me, Marlon, just for Pan TV. Welcome sa aking YouTube channel. So, Sabado ngayon, mga lods. Supposedly, wala tayong pasok. Kaya lang, may pinapagawa si Amo. Ito. Pinapagawa niya dun sa... May gagawa niya, actually, hindi naman tayo, yung Koreano. Gagawin niyang yero, imbis na lona. Diba, lona lang siya ngayon, tolda. So, gagawin niyang yero para tumibay, para magtagal. Matanda na yung gagawa, mga lods, na Koreano. Parang i-assist lang natin ng konti, mga lods. Hindi sinabi sa akin ni Amo. Wala sinabi sa akin si Amo na tulungan ko. Hindi alam ni Amo na tutulungan ko. Pero sinabi niya sa akin, nasa Sabado, ilabas ko yung yung mga kailangan ng matanda. Yung extension na pag-anuhan ng mga welding machine niya. So, nilabas ko na. Ayan, nilabas ko na yung extension. So, ito, tatanggalin natin to ngayon. Itong ano na to. Ayan, itong mga product na to. Kasi pag nag-welding mamaya, mabubutas yung plastic ng mga product yan. Baka ma-reject yan. So, tatanggalin natin yan ngayon. Tapos, titignan natin kung matutulungan natin yung matanda. Kasi tatanggalin niya lahat yan, mga lods. Ito, itong lola na to. Kung siya lang mag-isa titira niyan, mahirapan siya. So, kailangan na mag-aangat sa forklift. Magbababa. Yung isa, aakyat, diba? Kung siya lang mag-isa, mahirapan siya dyan. So, i-assist na lang natin, mga lods. Nakakaawa naman yung matanda kung siya lang titira mag-isa. Sigurado mahihirapan yun, diba? Ganyan dito, mga lods. Kontra-kontrata kasi yan. Pagka tinira ng isang ano na yan, pagka tumawag ka ng gagawa rito ng isang bagay, katulad yan, o ng kahit na ano yan, full package na yan. Sa kanila lang yung materials, lahat-lahat, bali, babayaran na lang ng nagpagawa ng isahan. Isang bagsak na lang ng pera. So, sa kanila yung materials tsaka labor, baka depende na sa usapan nila kung magkano yung sisingilin nung gumawa doon sa amo ko. Pero sabi nung amo ko, ang gastos daw niyan, itong ano na to, itong lahat-lahat na to, abuti ng 3.5 million to 4 million won. Oh no! So, sa pera natin, nasa 160,000 pesos. So, ganyan dito, mga lods. Hindi naman natin kailangan tulungan, kaya lang... hindi man natin totally na yung tulong na ano talaga yung babantayan natin ng gusto. Kaya lang, syempre kung siya lang mag-isa na mahirapan din, matanda na mga lods, diba? So i-assist lang natin ng konti. Puno yung aming cart. Ayan, mga product. Saan ko yung ilalagay ito? Ibaba ko na lang muna dito sa gilid siguro para magamit natin tong cart. Ito. Kailangan natin ito eh. Kailangan natin makuha to para mahakot natin yung malalaki doon na product. So, baba natin ito, mga lods. So, ito na yung gagawa, mga lods. Ayan na. Yero ang lalagay. So, ayan yung gagawa ng matanda. Assist lang natin ng konti. So, ayan, mga lods. Baklas na. Nalilaw na kanina.
Construction work naman tayo ngayon, mga lods. Walang factory work, construction naman. So imagine niyo, mga lods, kung siya lang mag-isa titira niyan, di ba? Ayan o. Mas madali talaga kung may kasama, di ba? Kung dalawa, kaya mas higit pa. Mas mabilis ang trabaho. Kung ikaw lang mag-isa dyan, wala, matatagal lang ka. So ayan, mga lods, karpintero muna tayo ngayon. Ang tawag dito, ang tawag sa ano, naglalagay ng bubong, mga lods. Ayan, sa Sabado ngayon, walang pasok. So walang factory works. Muna tayo ngayon, karpintero. Ayan, i-repair lang natin itong ano, mga lods. Pinalitan namin yung ano, ayan. Pinalitan ng yelo. Napakalamig pa rin, mga lods. Sobrang lamig, mahangin pa, lakas ang hangin. Napakalamig. Good morning, guys. Ayan, today is Sunday. Wala sana tayong trabaho, kaya lang meron pinapagawa si amo. Ito, mga lods, tinira na namin kahapon yung kalahati. Ngayon titirahin namin ngayon yung side, yung kalahati naman. Ayan. So kahapon, maghapon natin tinira yan. Dati lona ang ano niyan, ang bubong. Iyon yung lona na yon. Mga lona na yon, tinanggal na namin kahapon. Iyon yung malaking lona na yon, yan yung pinakabubong, inalis na namin kahapon. So ngayon, titirahin naman natin ngayon yung side nito, o kubera natin yung gilid. Ayan, magkabilang side, bodega namin yan, mga lods. Lalagyan ng gamit. Ayan, supposedly dapat hindi ako sasama dyan, lods, sa paggawa niyan eh. Ang sabi na sa akin ni Sajang, ilabas ko yung ano, yung extension ng kuryente, kasi nga nasa akin yung susi nitong kunjang factory. Ilabas ko yung saksakan ng welding machine. Kaya lang kahapon, paglabas ko, mga lods, nakita ko yung Koreano nagagawa. Edad na. Oh no! Matanda na. So, naisip ko ako, kung siya lang mag-isa titira nito, abutin siya na siyam-siyam, tsaka mahirapan siya ng gusto, mga lods. Yun lang pagtanggal ng lona na yon, kahapon, napakatagal niyan. So, tapos iniisip ko yung pagkakyat niya ng yero sa taas. Kung siya lang mag-isa, mahirapan siya, di ba, kung wala siyang assistant. So, ang ginawa natin, tinulungan na lang din natin. Diba? Para mapadali yung trabaho niya. So ayan, mga lods, titirahin natin yan ngayon. Sana matapos ng kalahating araw para makapag-edit pa tayo ng kalahating araw. So ayan, yung linggo natin, trabaho pa rin. Pero magsasala muna tayo ng labahin, mga lods. Wala tayong susuot bukas pag hindi tayo nakapaglaba. So yun na yung kasama natin, mga lods, si Manong. Ayan. So tara, trabaho na ulit.
lamig, mga lods, sa lamig. Buto-buto, pakain sa aso. So ayan mga lads, malapit na matapos sa wakas. Kala ko matatapos ako lahat ng araw. Umuubos yung dalawang araw natin. So ayan mga lads, natapos din dalawang araw. Ayan. Oh no! Ayan na. Eh! Kayo. So ayun mga lods, kinalunisan, ayan. Nakita ni Amo, tapos na ayan mga lods. Ayan. Tapos tinanong ni Amo kung tinulungan ko raw yung matanda, kung tumulong raw akong gumawa. Sabi ko, oo ako, tumulong ako ng dalawang araw ako sa kanya. So sabi ni Amo, bibigyan daw ako ng 200, diba? Bayad natin doon sa dalawang araw, 200,000 won. Sa pera natin, 8,200 pesos. Diba? So, dalawang araw na extra. So, possibly, dapat din naman tayo tutulong doon, mga lods. Kaya lang nakita ko lang yung matanda na talagang, alam ko, mahihirapan siya kasi siya lang ang mag-isang titira. Diba? So, tinulungan ko na rin para mabilis. So, hindi ko naman inano na ako ibabayaran. Basta akin itulo. Parang assist lang. Kaya lang, hindi naman natin na maiwanan na simula nung pag-ano natin nung umaga. Dahil nga, talagang mahirap, guys, kung siya lang mag-isa. Ayan, tignan nyo, diba? So ito na yung gawa mga lods, finish product na. Ayan na. O, diba? Maayos naman yung pagkagawa. Ayan. So okay na siya. Hindi na siya mababasa. Hindi katulad dati yung loan na mga lods. Every 2 years, pinapalitan yon. 2 years, 3 years. So ito, ako nagsuggest sa kanya yan na yerong na ilagay. Para ako kahit 5 taon, 10 taon, hindi niya napapalitan, 'di ba? Kuntiling din ang diferensya mga idol. Kung loan na daw gagastos din siya ng mga 2.5 million o 2 million 2.5. So dagdag lang siya ng 1 million won. Ayan, yero na, 'di ba? Buo na. Tapos lalagyan pa yan ng cover diyan sa harapan. So, ayan lang mga lods. Yung extra curricular activity natin nung weekends, hindi tayo nakapag-edit nung nakaraan, hindi tayo nakagala. Dahil tinulungan natin yung gumawa niyan. So yan lang mga lods, ganyan lang mga buhay natin dito sa South Korea, diba? Share ko lang sa inyo. So thank you mga lods, panonood. At ingat-ingat sa makita ko ng mundo na roon. And God bless sa inyo lahat.